Halina't makinig at matuto kasama si Teacher Vicky. Magandang araw mga bata! Ang pag-aaralan natin ngayon ay ang asignaturang Mother Tongue para sa ikalawang baitang. Ito ay napapaloob sa ikalawang markahan, Module 7, Aralin 1. At ito ay milk-based. Ang paksa natin sa araling ito ay tungkol sa mga pamantayan sa pagsulat ng talata. Ang talata ay lipon ng mga pangungusap upang maipahayag ang isang kaisipan. Ang bawat pangungusap ay kailangang magkakaugnay tungkol sa pangunahing kaisipan o paksa ng talata. Ang pagsulat ng talata ay may mga pamantayan. Alamin natin sa araling ito ang mga pamantayan at tamang format sa pagsulat ng talata. Ako si Teacher Vicky, ang makakasama mo sa araling ito. Bago tayo magsisimula, huwag kalimutang mag-subscribe. Pagkatapos ng module na ito, inaasahang makagagawa ka ng iyong sariling talata na nakasunod sa tamang pamantayan at format ng pagsulat. Handa ka na ba? Simulan na natin ang aralin! Ano ang talata? Ang talata ay binubuo ng pangungusap o mga pangungusap na magkakaugnay at nakaayon sa isang paksa. Ang bawat pangungusap ay kailangang magkakaugnay tungkol sa pangunahing kaisipan o paksa ng talata. Basahin natin ang halimbawa ng talata. Ako si Carl. Ako ay 8 taong gulang. Nakatira ako sa Barangay Magsaysay, Lopez, Quezon. Ipinanganak ako noong Oktubre 21, 2012 sa Lopez, Quezon. Ang aking ama ay si Carlito na isang pulis. Ang aking ina ay si Jenny na isang guro. Ang paksa ng talatang ito ay pagpapakilala ni Carl sa kanyang sarili, kung kaya't ang mga pangungusap dito ay tungkol kay Carl. Tingnan ang dalawang talata. Alin kaya sa dalawang talata ang nakaayon sa tamang pamantayan at format ng pagbuo ng isang talata? Upang malaman natin ang sagot, alamin natin ang mga pamantayan at tamang format sa pagbuo ng talata. Narito ang mga pamantayan at format sa pagbuo ng talata. Una, gumamit ng malaking letra sa unahan ng bawat pangungusap at sa mga ngalang pantangi. Pangalawa, isulat ang mga salita ng may tamang espasyo. Pangatlo, gumamit ng tamang banta sa hulihan ng bawat pangungusap. At ang pang-apat, ipasok ang unang pangungusap ng talata. Ngayon, suriin natin ang dalawang talata. Alin kaya sa dalawang talata ang nakaayon sa tamang pamantayan at format ng pagbuo ng isang talata? Alin kaya dito mga bata? Tama! Ang unang talata ang sumunod sa tamang pamantayan at format ng pagbuo ng isang talata. Ngayon naman mga bata, sagutan natin ito. Piliin ang tamang salitang bubuo sa sumusunod na mga pangungusap. Sabihin ang letra ng tamang sagot. Unang bilang, sa pagbuo ng isang talata, gumamit ng patlang sa unahan ng bawat pangungusap at sa mga ngalang pantangi. A. Maliit na letra. B. Dambuhalang letra. C. Malaking letra. D. Higanteng letra. Ano ang sagot dito? Tama! Letrang C. Gumamit ng malaking letra sa unahan ng bawat pangungusap at sa mga ngalang pantangi.
Pangalawang bilang, isulat ang mga salita ng may tamang patlang. A. Tangkad. B. Taas. C. Haba. D. Espasyo. Anong letra ang tamang sagot? Magaling! Letrang D. Isulat ang mga salita ng may tamang espasyo. Pangatlong bilang, gumamit ng tamang patlang sa hulihan ng bawat pangungusap. A. Simbolo. B. Bantas. C. Numero. D. Larawan. Ano ang sagot mo? Kung ang sagot mo ay letrang B, tamang iyong sagot. Gumamit ng tamang bantas sa hulihan ng bawat pangungusap. Pang-apat na bilang, ipasok ang patlang pangungusap ng talata. A. Unang. B. Ikalawang. C. Ikatlong. D. Ikaapat na. Anong letra ang tamang sagot? Tama! Letrang A. Unang pangungusap ng talata ang dapat na nakapasok. Ngayon naman mga bata, bumuo ng talata sa pamamagitan ng pagdurugtong ng dalawa pang pangungusap sa ibinigay na pangungusap. Sundin ang mga pamantayan at format ng pagbuo ng talata. Tingnan ang larawan. Ang unang pangungusap ay, ang prutas ay masarap. Dugtungan nyo ng dalawa pang pangungusap upang makabuo ng talata. Naisulat mo na ba? Magaling kung ganon. Para sa inyong huling gawain, bumuo ng isang talata ayon sa nakikitang larawan sa ibaba. Sundin ang mga pamantayan at format ng pagbuo ng talata. Isulat ito sa sagutang papel. Paalam mga bata, hanggang sa muli! Thank you for watching. See you in our next class. Paalam mga bata. God bless. Keep safe. Huwag kalimutang mag-subscribe, like, share, and click the notification bell para updated kayo lagi sa mga bagong videos ko.